Hello guys, mabilis ang intro. Magpapagawa na tayo ng office room tsaka ng walk-in closet. So ito yung office room natin ngayon. It's completely empty. So nilagay ko muna yung mga books namin tsaka yung mga binder dito sa loob ng closet. So babaguhin lahat to. Ayan. So magkakaroon ng parang bricks dito. And then L-shaped na table. Ayan. So, itong guest room na itong isa is magiging office room namin ni Brian. So, wala pa kasi kaming idea kung paano namin siya gagawin. Pero, ang gustong-gusto kong feel is yung parang coffee style, Starbucks style na feel. Pero, ayun. Tapos, ito yung sa may walk-in closet. Kimmer, you wanna tour us to the walk-in closet? Kimmer, what do you think? Where's Tito Jun? Come on. Here, Kimmer. So, Tita June is, mismo kukot niya na. Ito yung walk-in. Ayun. Ayun na. In-empty ko na kanina. Yung gamit. Nilagay ko sa sulok yung mga gamit namin. So, sinusukat niya na. Ayun lang. So, ito. Ayun yung, ito lang yung lalagyan ko ng parang door. Tsaka ng drawers. Pero ito kasi, iniwan ko siya. The reason being, it's because kasi meron kami mga maleta. So, yung mga maleta doon ko nila ilalagay, susulok. Tapos ito, gusto ko pa rin yung hanging na yan para sa mga eklabo-eklabo. Tapos yung shelf para sa taas. Para sa mga bags, diba? Tapos tatanggalin yung shelf na yan. Kasi nga, tatama dyan yung pinaka walk-in closet. Yung pinaka door. Tatanggalin yan, mamasilyahan na sabi ni Kuya Jun. Pero yung closet mismo is kailangan parang ganun lang siya kataas kasi yung pinaka-access sa taas ng kisame is hindi pwede maharangan. Kailangan ma-access pa rin siya. Kimmer, come here. Ayan, nabili ko yan sa Eddie Bauer. Ay, naku, sobrang init niyan, grabe. So sa gabi, kasi nga, yung feel niya dito, ito. Pero hindi pa kasi siya winter, kaya nag-electric pan pa rin ako. But hindi ko siya na-dispose. Kaya nagamit ko siya ng electric pan. Come on, Kimmer. So si Tita June is nandito sa kabilang kwarto, sinusukat niya lang ang ating office area. So sinusukat ni Tita June yung pinaka closet niya dito. So sabi ko is sobra natin, kahit na 14 inches okay lang kasi customized naman. Yeah. Wala kang makukuha ang shelvings na 14 inches, pero inyo 16 ang shelving, so it's up to you kung gusto mo yung 16 na... Hindi naman po siya mahirap isara yung door, no? Okay, hindi, 16 na. Walang problema. Mm-hmm. Ay, hindi. Oo, meron to, 16. 16. Kasi sayang yung ating space dito, hindi naman kami mag-hanger dito. Yeah, kasi office kasi magiging office siya, so papalagyan, tatanggal ko to. Tapos palalagyan ko ng shelf. Para ang dami kasi naming libro sa basement. Tsaka ito kasi, itong mga binder na to. Ito is sumusobra dito. Sabi ko dito, June, is pasobrahan. Para mas mahaba siya. So ayan. Tapos ito is iiwan ko siyang kulay puti. Puti na ganyan. And then the rest is dark green. Ito. Dark green. Para siyang Starbucks. Tapos ito is bricks. Tapos hindi ko alam kung paano namin gagawin itong ceiling. Pa. So papalitan ko yung ceiling lights. So far guys, ito na yung update ng ating walk-in closet. Ito yung nagawa ni Kuya Jun. Ito pa lang muna. Ayan, hindi niya pa natatanggal yung shelf na binigay ng builder. Actually, kasama yan sa binayaran ko. So ayan. Nagsik ko muna din yung gamit. Hi Gigil, may bisita tayo. Hi Gigil! Tapos guys, pumunta ko dito ng Home Depot para siyang, para siyang home hardware sa Pilipinas, yung Ace, ganun. So, bumili ako ng paint. So, initially, sinasabi ko kanina na...
Nangyari sa'yo, gigil. Nangyari sa'yo. Huy. Nangyari sa'yo. Nabaliw ka na. Nabuang ka na, ate. Yung itsura niya, oh. Huy. Ate. Ay, camera. Camera shy naman. Huy, galit. Ay, galit. Ayaw nang pa-camera. Hi. Gigil. Suplado yun si Gigil. So, nasabi ko kanina yung popcorn ceiling. Sabi ni Brian, huwag naro pinturan ng black or dark gray. Kasi nga, mahirap pinturan yung popcorn ceiling kasi magkaka... Hindi lahat mapipintura sa pangitignan. Tsaka magiging dark na rahalas talaga. So, iwan namin siyang white. So, ang binili ko is yung green. Ang hirap pala mamili ng kulay. Green, tsaka dark brown yung mga drawers. So, ito yung pinili kong kulay. Pusin natin itong ilaw para makita nyo. So, bumili ako ng primer. Ito yung primer yata. Tapos, ito yung kulay para ma-appreciate nila. Lagi ko siya dito. Ito yung kulay niya. Ayan. Kulay. Ayan. Magiging kulay niya. Hindi ko alam kung may nakikita niya. Pero ito yung kulay green para sa wall. And then ito yung kulay brown para sa mga drawers and sa table. Ayan. Hello everyone! So for today's video, it's another vlog. So update lang sa ating bahay ngayon. Today is actually Thanksgiving, so happy Thanksgiving sa lahat ng dito sa Canada or sa masulukin ng mundo. Happy Thanksgiving. Ma-upload ko siguro to late na. So it's sabi nga nila, it's better late than never. But anyway, update na sa ating bahay, no? So dumating na yung ating king size mattress, pero hindi ko alam kung happy ba ako sa king size mattress na nabili ko. Hindi ko alam kung topper ba yung nabili ko, pero mahal siya, besh. Ganyan lang siya kanipis. Kung gusto ka tingin, isang dangkal lang siya, oh. So, ganyan lang siya. As in, ang nipis niya. Sa Sleep Country ko siya nabili. Ang tatak niya is, nakalimutan ko yung tatak niya. Pero, hindi ko alam kung tama ba yung nabili ko. Eh, hindi ko naman siya maisoli na. Kasi, nabuklat-lat-lat-lat-lat na siya. And, parang mattress in the box kasi siya, eh. Kung baga, parang lulobo siya kapag binuksan mo. So, ang bala ko na lang is, i-keep siya. And then, bumili na lang ng bago na isa pa. Tapos, gamitin ko siyang topper. Para medyo mataas siyang medyo mataas siya. Ang problema ko naman, kapag ginawa ko siyang topper at bumili pa ako ng isa pang ganito, is magiging mataas na siya and medyo bababa na yung ceiling ang problema. Ang gusto ko pa naman sa ceiling light namin is baguhin yung ceiling light na medyo may pa-chandelier. So, mangyayari, tatama naman yung ulo namin kapag pag masyadong mataas yung mattress kasi wala pa kaming bed frame, di ba? So yung bed frame namin is sinintay pa namin from StruckTube. Sabi ng StruckTube is ma-deliver this week, eh between the week of October 10 to 18. So wala pa rin yung aming bed frame, so which is fine. Itong aming sa master's bedroom, ang aming tawag dito, yung aming window is kinover ko muna ng paper blinds kasi nga for privacy, kasi may mga bahay na sa likod, mga beshi. Ito. Ayan. Ito parang palipat na sila dito. Ayan. Kaya palipat na sila. Tapos may mga bahay na doon. Although malayo naman sila, pero for privacy na rin, di pa. Pag naliligo. Kasi minsan nakahubad tayo dito sa may ating area dito, sa ating shower area. Ayan. Tapos si Roomba. Si Roomba, na kakaproblema din ako kasi yung Roomba, minsan 30 minutes, bumabalik na siya sa pad niya kasi nga kailangan na siyang i-charge. And buti na lang may Roomba ako kasi ngayon ko na realize na hindi siya sapat sa isang area. Minsan itong area lang nalilinis niya. Tapos i-charge na siya agad after 30 minutes. Tapos kailangan ko siya i-charge ulit ng after 30 minutes. Tapos 30 minutes siya maglilinis ng isang room. Tapos ito na yung ating walk-in closet. Update ating walk-in closet. Ayan. Ito pa na yung umpisa ni Tita June. Kasi nag-planning stage pa lang kami. And nung isang araw, so tatanggalin niya to, and natanggalin niya yung shelf na yun sa taas. Kasi nga, hindi siya pwede. Dahil, kailangan may access pa rin kami dito sa kisame. So,
yung walk-in closet na napapagawa ko is parang ganito lang kataas siya. Kasi kailangan may access pa rin sa kisame. And then ito sabi ko kay Tito June, will keep this one. The reason why I wanted to keep this one, it's because yung mga luggages namin na Brian, dito namin ilalagay yung luggages. Para i-roll yun na lang siya. Kasi kailangan pa rin ng open space, di ba? Yan, talagyan na mga kung anik. Or, hindi ko alam kung paano bang gagawin dito. Give me some ideas kasi nasa planning stage pa rin kami. And, expose ko na ba siya ng ganyan? Pangit siyang tignan. So, ang budget ko dito is, ang kinote niya sa akin dito is nasa may more than 2,000. And wala pa yung labor doon. So, mga nasa 2,800. Ito pa lang yun, ha? Ito pa lang yun. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 na door na ganun. And then, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 na dress na drawers. So, ayun yung magiging itsura nun. Dito. And then, dito ako pansamantala matutulog muna ngayong kasi may shift ako mamayang gabi. First time ko magkakaroon ng shift after 10 days. Ayan, ito. So, inayos ko na muna itong guest room. So, ito. Ayan. Ito muna yung patutulugan ko. And dito ko muna nilagay yung... Kasi itong guest room, kasi may sarili siyang pillows. Ito. Nalagay ko muna yung mga pillows dito. Ayan, yung mga pillows niya. Nalagay ko muna yung mga pillows niya dyan. Tapos yung mga ibang mga damit namin is nilagay ko muna dito. So, kung may gustong mag-sleep over dito ng mga kaibigan, i-empty ko to for sure, di ba? And ililipat namin doon sa kapatid. So, ito yung guest room na isa. Hindi ko muna siya pinalagyan ng blinds. Pero yung blinds kasi, i-deliver pa matagal pa. So, ito muna yung... Ito pa yung office room. Itong office room, para magkaroon kayo na idea, is ito is brick wall. Na hindi siya yung rugged edges talaga na parang brick. And then, ito is dark green. Dark green, tapos yung parang Starbucks style talaga siya. Tapos yung melamine wood na may drawer na brown. Tapos ito is magiging, sabi ko sa kanya is, lagyan ng maraming shelf to. Maraming lagyan ng shelf. So ito is, patatanggal ko yan, tapos lagyan siya ng parang wooden shelf na naka-angkla. Para malagyan ko itong mga gamit namin. Kasi ang dami namin gamit. As in, sobrang dami namin books. Ayan. Ayan. So, ito magiging office. Tapos, mag-leave lang ako siguro ng mga white. Siguro ito, i-leave ko itong white. I-leave ko ito ng white. Para medyo may pagka-white naman siya. Hindi lahat green, di ba? Yeah. Para hindi siya nakaka-umay tignan. Anyway. Come on, gigil. Sinasama mo ako mag-vlog? Ay, hindi lang, eh. Nagpo-focus, eh. Gigs! Sinasama mo ako mag-vlog? Come on! Hi! Come on! You wanna say hi to the vlog? Hindi mo tsura nagigil, oh. Googly eyes to si ate, eh. Gigil! Gigil! Ha! Ay! Suplado! Ay! Suplado naman, oh. Come on! Tapos ito, yung kita yung mga lines, ayan yung lines ni Rumba. Pero paikot-ikot si Rumba, oh. Oh, ayan. Nabaliw na siya, oh. So ito, hindi ko alam. Ito yung sala set namin before sa kabilang bahay. Nilagay ko lang muna dito. Pero hindi ko siya gusto yung kulay niya. Kasi dapat bibili ako sa structure ng pa-blue. Pero, dahil tipid nga muna tayo. Ito muna yung ginawa kong furniture dito. And nilagyan ko na siya ng accent na pillows na medyo puti para mag-stand out yung kulay niya. Pero the reason hindi ko siya gusto yung kulay niya, it's because hindi siya nag-stand out dahil sa carpet namin is medyo dark na siya. And the reason pinili ko itong dark, it's because yung mga pee, tsaka yung mga, ito kasi yung mga anak ko, is maliliko tsaka madadumi. So ito. So ayun ang problema ko. So, ayan. So, hindi ko alam gagawin dito. So, iwan ko muna siyang ganyan kasi hindi ba naman siya importante. So, papalitan ko lahat niya mga chandeliers. Ito is basic chandeliers. Yan. Yan lang. Buksan natin. And basic yan from the builder. Papalitan ko lahat yan. Lika, come on. Let's go. So, check natin si Mommy at Daddy.
Ano ginagawa nila? Si Mami is nagluluto ng, magluluto pa lang siya ng okoy and liempo. Liempo. Ma! Ang aga ko mag-vlog. Kakain ka na, Ma. Daddy ay nanonood ng GMA News. 24 oras. Ito hindi sukat pa, oh. Para mahuhulog na yung TV. 75 inch kasi nabili ko. So, ito luma na to sa kabilang bahay. So, hindi ko alam. Oh, ayun, oh, diba? Para mahuhulog na siya, besh. So, pag may budget na, tsaka natin siya pag-iipunan. Yung parang angkla dito. I-angkla natin siya dyan. As ayan yung couch na nabili natin. Couch! O, oh, diba? Matcha. Match, matchy, matchy. May pa-reveal ng konti. Pero, wala eh. Na-reveal ko na rin pala. Kim! Kimi. So ito ang aking breakfast for today. Aking breakfast is ito. Oatmeal. Tapos nagkakape lang ako. Nakape lang ako. May tinapay pa, Dad? Dad, may tinapay pa? Meron na. Nasara? Hindi, nasara. Tapos ito yung liempo ni Mami. Ito. Ah, yan pa. Liempo ni Mami. Tapos ito yung sakog niya para sa kanyang okoy. Ano to, Mi? Ano to? Papaya? Kamote. Ay, kamote. Kamote, potato, and carrot. One carrot. So ito yung aming Quaker Oats sa Canada, yung parang instant. Tapos mina-microwave mo na lang siya. Ayan, nagamit namin. Tapos ito yung kago ako mamaya ng inom na ako ng gamot eh. Kasi meron akong iniinom na gamot. Ito yung aming medicine cabinet. Ayan, puro gamot yan. Puro gamot ko halos yan. Ayan, ang iniinom ko is yung gamis na multivitamins. Kasi nga nahihirapan akong lumunok ng malalaking tablet. So ayan. So maya-maya is inom na ako ng gamot. Dahil kailangan ko na mag-ready for work. Time check is, sa TV, almost 11 in the morning. So kailangan ko makatulog ng 1. Gising ako ng alas 5, so 1. 2, 3, 4, 5. So 4 hours na tulog. Plus 12 hours yung shift mo. Kailangan ko makatulog ng 4 hours at least. Para may energy tayo. So anyway, kain muna tayo. Kain muna tayo ng porridge. Mukbang porridge. This is the peanut butter. Bakit niya, oh. Kraft. Ito, hindi mo pala ni Kuya Jun yung mga gamit niya. Kasi babalik siya ngayong hapon. So, that's why din ako matutulog sa kabilang kwarto. Tapos yung mga ibang mga gamit for the walk-in closet is nandito sa likod. Ayan. Ayan naman nagnako. Ayan. So, nabili niya na yan. Mabayaran ko sa kanya yan. Ito yung itsura ng labas. Yung mga kapitbahay namin is may pabonggang deck. As in, may pa-deck sila, Mayor. Kami po ay tenen steps. Walay pa, walay. Kasi ang pasong yan is sa limang bahay pa namin. Yung pasok. Yung 1,
and paso. Ayan guys, katatapos ko lang mag morning routine. Naglagay na ako ng beauty vlogger. Naglagay ako ng Vaseline. Ito palang lip balm. Lip balm, bigal pa ito ng, ano, ng dental clinic. Ito lip balm. Ayan, no? Lakeside Dental Clinic. Thank you. Ayan. Tapos nalagay ako na. Ito ang ginagamit ko ngayon sa mukha ko. The Ordinary. Ayan. Itong cleanser. And then nalagay ako nito para sa aking acne breakouts. Niacinamide. Kasi meron tayong maraming breakouts. Ayan. Ayan. Minsan nalagay ako ng moisturizer. Pero kasi super dry, di ba? Dito sa Calgary. Sa mga taga-Calgary, you guys know what I'm dealing with. So, pala tayo dito sa may laundry area. Kasi dito namin tinatambak. Dito ko pala tinambak yung mga kumot. Kasi itong dito yung mga hindi pa nalalaban yan. And dyan yung tawag dito, yung sheet para sa duvet. So, yung duvet namin is walang cover. So, takuha muna tayo ng sheet dito. Ito kasi nilabahan na to eh. So, ito gamitin natin. Eh, medyo malamig na yun. So, dito tayo matutulog muna. Yan. So, handa na siya. Ito yung tinatapos ko ngayong books. Ito, Dying for Love. Tapos, ito yung From the Ashes. Kasi ito kasi muna ako na. Siguro mga may chapter na ako dito. Tapos nawala ko tong book. Nawala ko tong book na to. Kasi hiniram ni Mami. Tapos si Mami hindi naman niya binubasa. Kaya kailangan mo dito si Mami. Kailangan ko na Mami. So ngayon, nakita ko na siya. So, kailangan ko siya simulan dito. Kasi nakalimutan ko na yung story niya. Alam ko sa magkakapatid to na inabuso ng dad niya. Na alcoholic. But, maganda. Maganda yung story niya. Ito, this is a two story naman to isa. So, ayan. So, ito yung routine ko bago ko pumasok sa work.